Akala ko iba si Enzo sa daddy niya. Akala ko talaga hindi niya ako susuwayin. Pero nagkamali ako. Pareho lang pala sila. They're cut from the same cloth. So ano? Hahayaan ko na lang si Enzo mapunta sa ilusyonadang babaeng yon? I thought you hated her too. Oo naman. Hate ko yung desperadang yon. Kaya nga ako nagkakaganto, di ba? Siya yung rason. Sila nung nanay niya. Oh, kasi Enzo na to. Unknown number? Hello? Yes? Who's this? What? Maraming salamat po ulit, Tito Gerald. Again, walang anuman. Just be safe, okay? Gusto niyo po bang pumasok sa loob ng bahay para makilala niyo po si Nanay? Hindi na kasi may pupuntahan pa kasi ako eh. Sige po. Pongay, I hope to see you again. Kayo rin po, Tito. Sige po, mauna na po ako sa loob ha, baka hinahanap na po ako ni Nanay. Sige. Bumaba! Gago to ah! Hoy! Ano bang problema mo? Bakit kasama yung anak ko? Ano ginawa mo sa kanya? Hinatid ko lang si Pongay sa bahay ninyo. Bakit? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na gawin yan? Sinusundan mo yung bayan ako? Dapat nga magpasalamat ka. Niligtas ko si Pongay. Muntik siyang mapahama kanina. Sinasabi ko sa'yo, layuan mo yung anak ko! Bakit? Bakit parang ayaw mo akong mapalapit kay Pongay? Di kaya may tinatago ka, Ruben? Wala akong kailangan itago sa'yo. Okay, I'll let him know. Thank you. Sino yun? Si Loren. Yung daddy ni Enzo, hinatake sa puso. He's dead. Oh, no. Alam na ni Enzo. Di ba? Then, call him. No. Wala akong balak sabihin kay Enzo. Bakit? Daddy niya yun. Don't you think he deserves to know? Enzo doesn't need to know. Nobody needs to know. Matagal na niya kaming iniwan. Matagal na rin siyang hindi nagpaparamdam. As far as my family is concerned, Loren is dead to us. Alam mo siguro ang tinutukoy ko. Naramdaman ko kanina, nung kasama ko siya. Malakas ang kutob ko.
Anong pinagsasabi mo? Na anak ko nga siya. Anong ebidensya mo? Hindi ako tanga, Ruben. Kung titignan mo ang timeline, nabuntis si Levi nung mag-break kami. Kaya malaki yung posibilidad na anak ko nga ang anak niya. Naibang ka na yata eh. Ako ang tatay ni Punggay, hindi ikaw. Lalabas din ang katotohanan, Ruben. Inaantay ko lang ang DNA result. At once na malaman ko ang totoo, na anak ko nga si Punggay, wala kayong magagawa ni Levi para ilayo siya sa akin. Uy, tago mo yan. Pag nakita yan ni Vivian, iisipin nun, may ibang babae ka. What are you doing here? Delikado dito sa gabi, lalo na nag-iisa ka. Papauwi na rin po ako. Gusto mo, eh, hatid na lang kita. Actually, favorite ko po yan. Talaga? Favorite mo rin yan eh. Nasa playlist to. Ginagamit ko po yan pang workout. Nagtitraining po ako. Tingnan mo nga naman, ano? We have something in common. Naiwan niya ito sa kotse ko paggabi. And worse, iisipin nun, may mistress ka. Or madidiscover niya na pinaimbestigahan mo nga si Punggay kung totoong anak mo ba siya o hindi. Pero pare, sinasabi ko sa'yo, nung kasama ko si Punggay kagabi, naramdaman ko yung sinasabi mo sa akin, lukso ng dugo. You're reading too much into it, pare. But get this, pare. Nung sinugod ako ni Ruben, napaka-defensive niya. Parang takot na takot siyang makita kami magkasama ni Punggay. Halata sa mga kilos niya eh. Halatang may tinatago siya. Admission of guilt, perhaps. Perhaps. Positive ako. Na anak ko nga si Punggay. Hintayin na lang natin yung result ng DNA test.